Nathaniel, ikaw ah, nakita kita kanina ang higpit ng pagkakayakap mo kay ABL. Ano yun, natuwa ka lang sa kanya? Masaya lang po ako na nakilala ko siya, Ate Hana. Eh, matagal mo naman nang kilala si ABL, ba't ngayon ka lang nagpapasalamat? Kasi, Ate Hana, akala mo, kilala mo na yung isang tao, pero hindi pala, na hindi ka pa pala alam sa kanya. Alam mo, Nathaniel, kakaiba ka talaga. Minsan, hindi ko alam kung saan mo kinukuha yung mga sinasabi mo. Eh, Ate Hana, huwag ka pong magagalit, ha? Hindi pa rin po ba nagbago ang isip nyo na hanapin nyo yung tunay nyong mga magulang? Kaya nga nang sabi ko sa'yo dati, Nathaniel, bakit ko pag-aaksayahan ng oras yung mga taong ipinamigay naman ako? Yung batang Nathaniel na yan, gusto pang gusutin ng suot ko. Sobrang nga natuwa sa inyo, AVL eh. Hindi siya nakakatuwa. Pero AVL, hindi ba itong batang si Nathaniel eh, malapit yan kay Hannah? I can see that. So what's your point, Narcy? Ito sa tingin ko lang ha. Parang magagamit natin itong si Nathaniel para mapalapit kayo sa anak niyong si Hannah. I think that's a nice idea, Narcy. Tell me about it. I'm all ears. Pero hindi naman po tayo sigurado na ganun talaga yung nangyari, di po ba, Ate Hannah? Kagaya ng nangyari kay Ate Camille, kahit po yung mga tao sa paligid niya, sinasabing iniwan na daw po siya ng nanay niya. Pero naniniwala pa rin po si Ate Camille na mahahanap niya yung nanay niya. Naniniwala pa rin po siya na mahal siya ng nanay niya. Alam ko naman yun, Nathaniel. Kaya nga nang sabi ni nanay, iba ang koneksyon na nagagawa ng pagmamahal ng nanay sa anak. Alam mo yun, Nathaniel? Naniniwala naman ako dun eh. Nakita ko naman kung paano natulungan si Camille dun sa paghahanap sa nanay niya. Pero bakit ako, Nathaniel? Wala akong maramdaman na kahit anong koneksyon mula sa mga magulang ko. Siguro kasi, hindi nila ako hinahanap. Hindi nila ako mahal, Nathaniel. Mahal? Ngayon lang ako nakakita ng gantong kalaking pera sa tanang buhay ko. Malaking kikitain natin dito. Marami akong mabibili para sa mga bata. Hindi nga talaga ako nagkamali ng desisyon, mahal. Sa tingin ko, ito na yung simula ng magandang negosyo natin. At mabibigay ko na yung buhay na pangarap natin para sa mga anak natin. Ibig niyo po sabihin, Sir Dimas? Parang niloko po kayo na nakuha David at Kuya Solomon. Parang gano'n na nga, Abby. Eh, nagawa lang daw nila yun dahil kay ABL eh. Dahil kay AVL po? Bakit po? Kinausap po si na David at Solomon. Sinabi nila sa akin, sinunod lang daw nila yung payo ni ABL para yumaman. So tingin ko, tama si Bayaw. Tama ka, Nathaniel. May maling tinuturo si ABL sa business club, ano? Naiintindihan ko po kayo, Tio Dimas. Marami po kami nakilala ni Tate Ebner na miyembro ng business club na naliligo na landas. Pero huwag po kayo mag-alala, Tio Dimas. Kasi po, naniniwala po ako na lahat ng tao kayang magbago. Kagaya po nina Kuya Solomon at Kuya David, naligo lang po ng landas. Pero kailangan lang pong ipaalala sa kanila kung ano ang tamang gawain. Sana nga, Nathaniel. Sana nga. Ay, Tita Tessie! Oh, Nathaniel! Oh. Eh, kasama niyo po ba si Doktora Rachel? Ay, naku, pinuntahan niya si Paul. Kakausapin daw niya tungkol kay Martha. Po, eh sige po. Kailangan ko na po siyang puntahan. Oh, sige, mag-ingat ka. Paul? Rachel? Ano ginagawa mo dito? Paul, I'm sorry. Hindi rin madali para sa akin na magpunta dito. Pero kailangan kitang makausap. Wala na tayo dapat mag-usapan pa. Hindi, Paul. Hindi ito tungkol sa ating dalawa. Tungkol kay Martha. Walagana mo siya kakilala. Rachel, ano ba sinasabi mo? Bakit mo ako tinatanong ng ganyan? Boss, ito na yung pera.
Yung perang nakuha namin doon sa murang supply, binabalik na namin, boss. Patawarin na kami. Tapos yung pantalon, sapatos, tsaka t-shirt, sinuli na rin namin, promise. Tsaka natutunan na namin yung leksyon namin na may higit na mas mahalaga kaysa sa pera. Kundi yung tiwala, tsaka yung samahan ng tunay na magkakaibigan. Tio Dimas, kausapin nyo na po si Kuya David at Kuya Solomon. Nag-sorry na po sila, oh. Mabuti naman. Pero kasi sa inyo yung ginawa nyo. Eh, katulad nga sinabi ko, parang pamilya na tayo, eh. Tapos, parang kapatid na rin turingin ko sa inyo. Halos ang dami-dami na rin natin pinagsamahan. Tapos pagpapalit nyo lang sa konting halaga. O ito, bumili kayo ng tamang supplies para makabenta na rin tayo ng tama. Tsaka simula ngayon, wala nang lokohan, ha? Ayoko na ulit masira yung tiwala ko sa inyo. Maliwanag ba? Yes, boss. Boss, ibig sabihin ba nito, pinapatawad mo na kami? Yeah! Yeah, thank you, boss! Si Dimas! Si AVL, oh! Madali para sa'yo na paniwalaan ang sinasabi ko. Pero makinig ka sa akin. Kahapon, nagkasabay kami ni Martha sa isang CR ng isang coffee shop. At habang nandun ako sa loob, narinig ko na may kausap siya sa telepono. Ang sinabi niya sa kausap niya, well, kapag daw natuloy yung kasal ninyo, matutuloy na ang plano nila laban sa'yo. Makakapaghiganti na sila, Paul. Bakit ako maniniwala sa'yo? Dahil wala akong rason para magsinungaling, Paul. At kilala mo ko. Hindi ako magbibiro sa ganitong mga bagay. At paniwala ka sa'kin. Ilang beses ko pinigilan ang sarili ko para magpunta dito. Ilang beses ko sinabi sa sarili ko na wala naman akong mapapala dito. Pero nakukonsensya ako, Paul. Pakiramdam ko, tama lang na malaman mo na may binabalak na masama sa'yo si Martha. Na may balak siyang maghiganti laban sa'yo. Magandang araw sa inyo. Magandang araw din po, Abel. Abel, kung hinarap niyo po si Ate Beth, wala po siya. Kasama po siya ni Hannah sa palengke po. Si Nathaniel. Nasaan si Nathaniel? Umalis po. Pinuntahan po na ang nanay Rachel niya. Abel, bakit hinarap niyo po si Nathaniel? Wala naman. Nangangamusta lang ako. How about you, Dimas? Kamusta naman ang negosyo mo? Malaki bang kita mo? Okay naman po, ABL. Wala naman pong problema. That's good. Pero alam mo naman, sa ABL Business Club, hindi pwedeng good. We just don't settle for good. Diba? So tell me, Dimas, would you like me to share with you yung mga secrets pang iba para lalong lumaki ang kita? Of course naman, ABL. Gusto ni Dimas yan. Di ba, Dimas? Hindi na po. Hindi? Hindi. Hindi mo gustong matuto kay ABL ng pagkita pa ng limpak-limpak ng salapi? Hindi na. Dimas, bakit may problema ba sa mga tinuturo ko? ABL, pasensya na po kayo, ha. Alam ko naman po kung hindi dahil po sa inyo. Siguro po hindi po kami magkakaroon ng negosyo. Yun nga po, pero napag-isip-isip ko po. Tama po si Bayaw. Meron pong maling epekto po sa tayo yung tinuturo nyo. Tulad na lang po ni David at saka po ni Solomon. Eh dahil po sa impluensya nyo, natuto po silang manlamang ng kapwa. Para lang po kumita ng mas malaki. Dimas, hindi ba napag-usapan na natin ito? Nasa tao pa rin yon. Kung mali ang pagkakaunawa sa mga tinuturo ko, mali ang gagawin nila. Kaya nasa tao pa rin ang desisyon. Tama po kayo. Nasa tao pa rin po desisyon. Kaya po yung desisyon ko, umalis na lang po ng business club. Sige. Sabihin natin totoo yung mga sinasabi ko. Pero bakit niya gagawin yun? Bakit siya maghihigandi? Hindi ko alam po. Ang sa akin lang, baka hindi mo totoong kakilala ang babaeng papakasalan mo. Rachel, sigurado ko ba si Martha yung narinig mo? Oo. Siya yung narinig ko.
Pagkatapos nga nun, paglabas ko, nagkaharap pa kami. Anong sabi mo sa kanya? Nagpatay-mali siya ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko eh. Hindi ko nga alam kung dapat ko bang sabihin sa'yo eh. Na may binabalak na masama ang babae papakasalan mo. Excuse me? Ano sinasabi mo may pinaplano akong masama laban kayo? Sinisiraan mo ba ako sa magiging asawa ko? Abel, kung di ka naman po masusunod yung turo nyo, siguro naman po, tama na po na umalis po ako sa ABL Business Club. Sigurado ko ba sa desisyon mo, Dimas? Kami din po. Ganun din po desisyon namin. Kung saan po si boss, doon din po kami. Kung nga po, kung kakalas po siya ng business club, kakalas na rin po kami. Kung yan ang desisyon ninyo, wala akong magagawa. ABL, alam ko rin po naman na nasa kontrata rin po na ibabayaran po kami dito sa business club eh. Huwag mo nang isipin yun, Dimas. I'm releasing you from your contract. But of course, naiintindihan mo may consequences. Naiintindihan po namin, ABL. Maraming salamat po. Trabi. Bakit hindi ka makasagot? Sa tono mo kanina, kung ano-anong kasinungaling na ang iniimbento mo para lang sirain ako kay Paul. Hindi ako nagsisinungaling. Sinasabi ko lang kay Paul ang totoo. Kung anong narinig ko na sinabi mo na magihiganti ka laban sa kanya. Anong pinagsasabi mo, Rachel? Paul, huwag kang maniwala sa babae niya. Sinungaling ka. Marta, nagkita nga ba kayo sa coffee shop? Yes. I remember seeing her there. Pero wala akong alam sa pinagsasabi niyang may masama akong plano laban sa'yo. Bakit mo ba ginagawa tong kasinungalingan na to, Rachel? AVL, bakit pumayag ka po ng ganun lang kay Dimas? Bakit pinakawalan niyo siya sa kontrata? You know why, Narcy? Dahil kay Hana? You're right. Now's not the time for my daughter to have a problem sa kanyang pamilya. Kaya kahit naiinis ako dyan kay Dimas, kinailangan kong paniwalain siya na ayos lang ang lahat. Narinig ito ni Rachel. Ang sabi mo, kapag kasal na tayo, may sasagawa mo ng paghihiganti mo sa akin. Paghihiganti? Bakit? Bakit ako maghihiganti sa'yo? My God, Paul, don't tell me. Naniniwala ka pa dyan sa babaeng sinungaling na yan. Martha, hindi ako nagsisinungaling. Sinasabi ko lang totoo. You're pathetic. This is so cheap, even from you. Sinungaling ka! Paul, nasabi ko na sa'yo kung anong kailangan kong sabihin. Bahala ka na kung maniniwala ka sa akin o hindi. Sana lang makita mo ang katotohanan sa sinasabi ko. Katotohanan? Ang katotohanan! Martha! Ay nagsiselos ka sa amin ni Paul. Kaya ginagawa mo ang lahat para masira ang relasyon namin. Yun ang katotohanan, Rachel. I should sue you for defamation and slander. Huwag mo akong tatakutan, ha? Dahil wala akong balak na agawin sa'yo si Paul. At sa ating dalawa, ikaw ang manuloko. Sinungaling ka. Sinungaling ka. Rachel, I should sue you! Martha, tama na. Kailangan natin mag-usap. Really, Paul? Talagang iniisip mo na pwedeng totoo ang sinasabi ng babaeng yan? No. The fact that you're even considering na maaaring totoo nga nalulokohin kita hurts me so much. Hindi mo ba nakikita na sinisiraan tayo ng babaeng yan? Ang masakit pa doon, siya pa kinakampihan mo. Mata, hindi ganun yun. Hindi ko sinasabing naniniwala ko sa kanya. Pero kailangan natin mag-usap. Wala na tayong dapat pag-usapan. Kailangan mo mag-desisyon. Maniniwala ka ba dyan sa babaeng yan na ilang beses ka nang sinaktan? O itutuloy natin ang kasal natin? Si Nanay Rachel? Maybe this prenup can help you decide. Nakasulat dyan
na wala ni isang kusing ng pera mo na pumunta sa akin. Walang ari-arian mo ang malalagay sa pangalan ko. Dahil wala akong habol sa'yo po. Hindi yung pagmamahal mo. At lalong-lalong na hindi kita loloko. Mahal kita. Martha. Martha. Ay, wait. Wait. ADL, oh. Look. Ano na naman, Narcy? Ayun, si Sir Paul, oh. Ayun, oh. Kasamang kanyang ex. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Wala, hindi mababago na yung sinabi ko sa'yo. Umayos ka na. Rachel, umayos ka na. Sinisirahan mo kami ni Martha. Umalis ka na. Amante, okay lang po ba kayo? Umiiyak po ba kayo? Anong ginagawa ko dito? Hindi po kayo umiiyak? Ano pong ibig sabihin nun? Nagpapanggap lang po ba kayo? Bakit niyo po ginagawa yun? Wala kang pakialam! Pakialam meron kung bata ka. Ano po yung ginagawa niyo? Nagsisinungaling po kayo. Magsama kayo ng puwis at babaeng yun! Isip na bata ka. Umalis ka na dito. Nathaniel? Nathaniel? Martha. I'm sorry. Hindi ako dapat nagkinig kay Rachel. Sinasabi mo lang yan dahil nabasa mo na yung prenup. Of course not. Of course not. I am sorry. Talagang sinisiraan tayo ni Rachel. Pero Sir Paul, totoo po yung sinasabi ni Nanay Rachel. Hindi niya po kayo gustong siraan lang. Nathaniel, pati ba naman ikaw, binilog din ni Rachel ang ulo mo? Hindi po totoo yun, Sir Paul. Nakita ko Nathaniel, po siya umi... Tama na. Mayos ka na. Bago pa may masabi ako sa'yo, mayos ka na. Sige na. Wala sa akin si Paul. Naniniwala po ako sa inyo, Nanay Rachel. At alam po ng Diyos na si Ate Martha ang nagsisinungaling sa inyong dalawa. Teka na, uwi na tayo. Rachel. Hindi ko alam kung anong ginagawa mo dito. Pero kung ano man ang dahilan mo, I hope this will be the last time I'll ever see your face. Ikakasal na ang anak ko. And to a woman worth marrying, kaya huwag mo na silang pakikialaman. Pasensya na ho kayo, AVL. Pero kung sa tingin niyo ho kaya ako nagpunta dito, ay dahil gusto kong agawin ang anak ko. Kung ano man ang dahilan mo, wala akong pakialam. All I want you to do right now is to leave the premises of my building. Huwag mo nang hintayin, tumawag pa ako ng security. Pasensya na po, AVL. Pero hindi niyo po ba pakikinggan yung sasabihin ni Nanay Rachel? Nathaniel. Shh. Alam kong mabait kang bata, Nathaniel. Pero mas makabubuti kung hindi ka makialam dito. Dahil wala ka naman alam, kahit na ano. Ito na ba yung order po nila? Ito pang unang po siya. Boss!
Sigurado ka na ba talaga sa decision mo? Aalis ka na ba talaga sa ABL Business Club? Naku, mababawasan tayo ng customer niyan. Ay naku, oo nga, boss. Naku, baka nakakalimutan mo yung ginawa ni ABL sa pamilya ng ate mo nung kilalaban niyo sa ABL. Ang hirap ng negosyo nun. Alam niyo, huwag kayong mag-alala. Ako ang bahala. Basta ang importante, huwag tayong susuko. Eh? Okay, boss. Ay. It's okay, Martha. Come here. Upo ka muna. Sir Paul, ano ho nangyari? Erang, kumuha ka muna ng tubig. Ha? Pisa mo. Martha. Paul, hindi ko na kaya. Hanggat nandiyan si Rachel, hindi niya haayaan tayong maging masaya. She's always gonna find a way to destroy us. Ayaw kanyang maging masaya. Ayaw kanyang maging kasama ko. Martha. Martha, I'm sorry. Hindi ako papayag mangyari pa to ulit. Lalo na sa'yo. I will protect our relationship at all costs. I will protect you from Rachel. Pangako yan. Sumasobra na kasi po. Alam ko. Sige na, tama na. Tama na, tama na. Okay, come here. Tell me, what was that all about? Bakit sumugod dito yung babaeng yung kanina? Well, hindi ko alam kung anong gusto mangyari ni Rachel. Pero sinisira niya sa akin si Martha. What do you mean sinisira? She's making up a story, AVL. Apparently, she heard me daw talking on the phone about some plan of revenge against Paul. So stupid, right? Why would she do that? Because she's a jealous, crazy woman, AVL. At ayaw niya mapunta sa akin si Paul. Kaya nga, ginagawa niya ang kung ano-anong paraan para lang paghiwalayin kami. Totoo ba ang sinasabi ni Martha, ma? Kay Rachel mismo nang galing. Ayaw na makapag-move on ako. Ayaw na magkaroon ako ng sarili kong pamilya habang siya nagluluksa pa rin sa pagkamatay ng anak namin. Dahil sa nangyari ngayon, mukhang mas imposibleng makinig pa sa akin si Paul. Bakit hindi mo subukan ulit, Rachel? Sa iba namang paraan. Ikaw na rin naman nagsabi na hindi kaya ng konsensya mo kung may mangyaring masama kay Paul, eh. Pero sinubukan ko naman lahat ng kaya ko, eh. Tinulungan ko si Paul. Pero ayaw naman niya. Siguro naman sapat na yung nagawa ko. Sigurado ako hindi titigil yung babaeng yun sa kung ano-anong kasinungalingan para lang siraan tayo. Well, if it's a war she wants, then it's a war she's gonna get. Because I'm not backing down, especially when it comes to the man I love. Nani Rachel, alam ko pong nahihirapan kayo ngayon kung anong gagawin nyo. Pero ganun po kasi talaga, eh. Minsan, mahirap po matulungan ng isang tao, lalong-lalo na po pag iniisip nila na hindi nila kailangan ng tulong. Don't worry, Martha. I'm sure Paul here is going to do everything to protect you against Rachel. At ganun din ako, Iha. After all, we're family. Pero sabi po sa akin dati ni Tate Ebner, kahit ganun daw po, kailangan pa rin natin gawin ang lahat para matulungan ang taong yun. Hindi daw po tayo dapat sumusuko. Pasensya ka na, Nathaniel, ha? Alam ko naman may punto ang Tatay Abner mo. Pero sa ngayon, sa tingin ko hindi ko na kaya gumawa ng kahit na ano pa para matulungan si Paul. Panginoon, alam ko pong mahirap para sa akin na hindi ko man lang masabi kay Nanay Rachel at Sir Paul na sila ang dati kong mga magulang. O kaya, si AVL ang lola ko. Pero mas mahirap pala silang makitang nag-aaway-away. Ako po yung nasasaktan, Panginoon. Tapos, parang wala naman po ako magawa. Susuko,
Panginoon. Gagawin ko po ang lahat para maayos ang pamilya ko. Ito po ang magiging personal kong misyon.